Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang problem na sinend sa atin ng one of our subscribers. And ayun, try nating sagutan. And shoutout nga pala kay Maki Bumanlag. Hi Lodi, happy birthday sa'yo. And I hope you all the best. Pagpalain ka palaging Lord and more power sa status mo. Also, shoutout din kay Amir Indal from Cotabato City. So ang problem natin, mga Lodi, is if x is equal to 1 over 1 plus 1 squared plus 1 to the 4th. Plus 2 over 1 plus 2 squared plus 2 to the 4th plus 3 all over 1 plus 3 squared plus 3 to the 4th hanggang 20 over 1 plus 20 squared plus 20 to the 4th, find the value of 421x. So anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So hindi naman pwedeng evaluate mo yung isa-isa din i-add mo. So it will take time. So ang kailangan natin gawin dyan, kailangan makaisip tayo ng kakaibang algebraic manipulation. So first step, kailangan ma-recognize natin, mga Lodi, na yung n term natin is, so the n term is equal to, so, di ba, ito pare-parehas lang, so that is n over 1 plus n squared plus n to the 4th. Tama, mga Lodi? So, yan yung n term natin. And then, ano yung kailangan natin gawin dyan? Kasi mas komplikado yung denominator, therefore, kailangan ma-factor natin yung denominator. So, anong pwede natin gawin, Sir IG, para ma-factor natin yung denominator? So, pwede natin gawin, pwede natin itong rearrange. So, denominator muna yung problema natin, mga Lodia. Rearranging the denominator, so pwede natin siyang gawin as n to the 4th plus n squared plus 1. Diba? Next, tignan natin, ang n to the 4th is a perfect square. Ang 1 is a perfect square. So, anong gagawin natin dyan? So, what we can do is pwede natin siyang i-express as a perfect square. Oops, Sir IJ, mali ka dyan. Bakit ako mali? Kasi ang second term nito, yung middle term natin dito, should be 2n squared. Pero n squared lang yan. So how do we do that? Okay, tama mga Lodi. Magma-minus tayo ng n squared. Sir IJ, bakit naging ganyan? Ang bilis naman. So bakit naging ganyan? Kasi kailangan mo siyang i-express as difference of two squares. So that is a squared minus b squared is equal to a plus b multiplied by a minus b. So what we can do is gawin natin siyang difference of two squares. N squared plus 1 plus n multiplied by n squared plus 1 minus n. Rearranging, so ang factors niyan will be n squared plus n plus 1 multiplied by n squared minus n plus 1. So what's next po, Sir IJ? So, what's next is, ayun na, kailangan nating ma-discover ano ba yung magiging pattern natin as we go along dun sa ginagawa natin. So, ano mangyari dyan? So, pwede natin itong i-express as ganito nga. Pero, notice that n squared, diba? Let's say yung n squared natin is a. Tas yung b natin is yung n squared minus n plus 1. Sir IG, bakit nilet A and B mo pa siya? Kasi, mga Lodi, ganito. Kailangan natin ng N sa taas. Ito naman, doon naman tayo sa taas. Una na problema tayo dun sa komplikadong denominator. And then, doon naman tayo sa taas. So, ano na mangyayari, Sir IG? So, kung mapapansin mo, equal tong N squared, equal tong 1. Ito lang yun ang iba. So, notice, mga Lodi, A minus B is equal to 2N. Tama? Tama mga Lodi, di ba? Ibig sabihin yan, 2N to, ito N, therefore, kailangan mo ng 1 half. So, itong expression natin can be expressed as 1 half multiplied by A minus B all over AB. Sir IG, bakit naging ganyan? Kasi ang factors nito, itong A, ito yung B. So, ito yung ginawa natin A. Ito yung ginawa nating B. So, magiging ganyan na yan. And then, para mas makita natin yung magiging kalalabasan or yung tinatawag natin na how will it telescope. So, pwede natin itong paghiwalayin. So, we have A over AB, cancel yung A. So, we have 1 over B minus 1 over A. Okay? So, that is now equivalent to 1 half multiplied by, ano ba yung B natin? Diba ito yung B natin? 1 over n squared minus n plus 1 minus 1 over n squared plus n plus 1.
So, yung expression natin, kada term is equivalent pala dito. Anong hinahanap natin? Yung sum ng 1 hanggang 20 na term natin, 20th term. So, how do we deal with that? So, anong gagawin natin? So, sige, alam natin, ito yung sum. Mga Lodi, burahin ko muna. Bakit may 1 half? Kasi 2n para mawala yung 2, maging n na lang siya. Burahin ko muna ito, mga Lodi, para at least dire-diretso tayo. So, ayan, tandaan natin yung expression na yun, ha? So, ano na nangyari, Sir IG? So, naalala natin na yung expression natin is 1 half multiplied by 1 over n squared minus n plus 1 minus 1 over n squared plus n plus 1. So, una muna natin i-substitute yung 1. So, we have 1 half multiplied by 1 over 1 squared minus 1 plus 1 minus 1 over 1 squared plus 1 plus 1. So, ano magiging expression natin dito, Sir IJ? So, this is 1 half multiplied by 1 minus 1 third. Okay? Kasi 1 to. Ito, 3. Next, dun tayo sa 2, mga Lodi. So, lagay natin at n equals 2. Isa-isahin natin para makita natin yung pattern. So, at n equals 2, we have 1 half multiplied by 1 over 2 squared minus 2 plus 1 minus 1 over 2 squared plus 2 plus 1. So, this will become 1 half multiplied by 4 minus 2 plus 1, that's 3. Ito naman ay 7. At n equals 3, Sir IJ. Kapag n equals 3, so that is 1 half multiplied by 1 over 3 squared minus 3 plus 1. Sinasubstitute lang natin, mga Lodia. Okay, minus 1 over 3 squared plus 3 plus 1. So, this is equal to 1 half multiplied by 3 squared, that's 9, minus 3, 6 plus 1, 7, minus 3 squared plus 3, that is 12 plus 1, 13. Ayan na. Tingnan nyo maigi. May 1/3, 1/3, negative, positive. 1/7, 1/7, negative, positive. Okay, tama mga Lodi. Diyan na magte-telescope yung sum natin. So, we have 1 half multiplied by 1 minus 1/3 plus 1 half multiplied by 1/3 minus 1 over 7 plus ... hanggang dumating ka dito sa 20. So, we have 1 half multiplied by 1 over 20 squared minus 20 plus 1 minus 1 over 20 squared plus 20 plus 1. Pero, di ba telescopic siya? Makakancel to. Makakancel din yung ito. Hanggang dito makakancel. Ang matitira lang mga Lodi, una tsaka dulo. So, ito na yung itatrabawin natin. So, tandaan natin yan mga Lodi. Ha? I-post nyo na lang kung sakaling ano. So, anong natira na lang? Ang natira yung first and last term, IJ. So, ano na nangyari? So, we have 1 half multiplied by 1 minus 1 over 20 squared plus 20 plus 1. Simplify nyo mga Lodi. 1 half multiplied by 1 minus 1 over 421. So, simplify natin. So, we have 1 half multiplied by 420 over 421. So, that is equal to 210 over 421. Yan ba hinahanap? Hindi. Ang hinahanap, 421x. Therefore, the final answer will be 210. So, just in case you have questions or clarifications, huwag kayo maya mag-comment, mga Lodi. Salamat sa patuloy na pag-support sa channel natin and I'm hoping na mas marami pa kayong matutunan sa akin. Pagpalain tayo ni Lord. Bye-bye.